Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po araw ng Linggo. So, bala ko sanang mag-spray pa. Yun pala, Linggo pala ngayon. So, hindi nag-rest muna ako, naglalaba o kung naglilis-linis doon sa tinitirahan ko. Ngayon, magbibigay ako sa inyo ng update tungkol naman dito sa in-spray ko na organic, yung para sa uod na organic, na kung ano ba talaga ang epekto noon. At saka baka mamaya sabihin niyo na yun ay hindi totoo. So, i-proof ko na sa inyo na totoo yung ginagawa ko. Kasi hindi ko naman gagawin yung pag-i-spray ng na napaka hirap na mag-i-spray. Tapos, yun pala ay is a joke, di ba? So, may katotohanan po. Yun po ay maganda talaga ang kahit anong tanim mula dun sa mga flowers, vegetables, fruit trees, palay, lalo na sa palay, malaking epekto. Maganda talaga siya. Palay, lalo na sa corn, lahat. Mayroon pa nga ding organic na para sa livestock na maganda siya. Hindi basta-basta nagkakasakit. Saka mas masarap yung texture ng ano ng karne pagka yun ay gamitin mo yung organic na yun, para naman yun sa mga pwede rin sa isda, manok, baboy, kambing, baka, kahit anong mga livestock, pwede yun. I-mix lang yun sa ano, sa tubig. Ganun pa rin yung tubig na dapat gamitin is sa walang free of chemicals ang dapat na tubig na gagamitin. Ganun pa rin. So, ito, magbibigay ako sa iyo ng update. Meron akong hinahanap na mayroong butas sa yung buko ng ano, ng mais na tinira siya ng uod. Pagkatapos naman, so siyempre, in-sprayhan ko ng katulad ng pag-spray doon sa iba. Yung pahapyaw lang pagka-spray. So, hindi mo talaga siya targetin doon sa may butas. So, hindi ganun. Dapat pag-spray ng ganun, parang ganun lang sa katawan niya. Parang nadaanan lang siya ng ganun. Katulad nung nakikita niyo sa previous episode na ganun lang ang pag-spray ko. So, ito, tingnan natin. Update po ito. After kahapon ako nag-spray. So, ngayon, tingnan natin agad anong resulta. Ito pala yung mais na hindi talaga inoxpong lang. Nabiak yung mga lupa. Tingnan mo. Ito. Biak yung mga lupa. Oh. Tingnan mo. So, nagkabiak-biak yung mga lupa. Ito naman. Maliit siya. Tingnan mo. Maliit yung puso niya dahil sa tindi ng init. Tsaka tingnan nyo, namatay na yung sa baba. Dapat hindi pa ito mamatay, wala pa ito sa schedule na dapat mamatay siya. So wala tayong magagawa. Yan, namamatay siya. Sobrang tangkad ng halos sa 2 dipa yung taas ng mais. O yan, sobrang taas. Kahit sukatin yan, sobra, 2 hindi pa talaga yan. Kung kuan man, kung magkulang man, so kunti lang. Dahil talaga sa sobrang walang ulan, sana umulan man lang kahit isa lang, 1 hour, good for 1 hour, okay na. Yan ba yun? Ito, uod dito. Yung anong pangalan nito sa Tagalog? Sa Bisaya ito eh, buko. So, dapat itong buko na ito. Tingnan natin. Dry na siya. Dry na siya, hindi siya new. Ibig sabihin pagka bago 'yon, mabasa-basa 'yon. Ibig sabihin noon, buhay yung nasa loob. Pero pagka yung dry na siya, ibig sabihin noon wala na, ay yung patay na siya doon sa loob. So, in-sprayhan ito kahapon.
Tagus ito sa kabila. Oh, meron din niya. Patay na. Wala na siyang wala, hindi na kumatas. Wala na. Patay na siya. Ito yung butas. Oh. Yan ang butas niya. Ito rin. Butas din ito. Ito. Wala na ito. Patay na ito. Meron din itong isa dito. Napansin ko lang ito nung nakaraang araw. Ito. Oh. Ito. Ito. Malaking butas yan. Pero ito nawala. Oh, ito yung kain niya. Nalaglag dito sa baba. Pero ito, wala na. Tusukin natin. Oh, ito. Tusukin natin. Oh. Wala na. Oh. Wala na siya. So, ganun ka-epektibo yung ano, yung organic. Matataas itong mga mais na ito. Kaso, yung Panginoon sana pagbigyan ng ulan. Maski isang oras lang. Tapos wala nang uulit. Talagang solve na yun. Tama na. Enough na yun. Kaya ganun. Sobrang laki. Oh, dalawa-dalawa yung ano no. Dalawa-dalawa yung puso ng mais. Dalawa-dalawa. Ito pa nga may nagtatlo pa. Oh. Isa, dalawa. Tatlo. Tapos bali. Oh. Mayroon pang tatlo. Kaya maganda sana ito. So, sa umpisa nung itinanim ito nung June. Maganda siya. Punta tayo dito sa baba. Ito pala yung mga saging. Maganda itong mga saging na bagong tubo. Ito halos pagtanim ng mais na ito after tumubo siya ng mga isang dangkal. So, nag-start din kami ng tanim ng saging. So, ganyan. Ganyan ang saging. Maganda ang tubo niya. Oh, ang taas talaga. Ang taas ng mais. Oh, sobrang taas niya. Hindi ko inasahan na ganito pala ka taas. Tingnan mo. May bee na sumisip-sip ng ano. Sumisip-sip ng nectar. So, lalo pag gumagatagal ang napakarami ng bee. Ito pala yung kubo ko. Yun ang kubo. Yun ang project ko na ginagawa kasi kailangan dinandahan ko muna dahil hindi naman madalian. Natapusin kasi kapag silungan ng naaning mais, pagka halimbawa maani na ito, so dyan isilong yung mais. Dyan din trabahuin yung isa-isa yung mga mais. So ito yung punta tayo dito sa baba. Hirap. So, maganda sana. So isang puno, apat. Pero ayan o. Ang ganda sana ng mais talaga. Pero talaga naman o. Pero mag-ano pa rin ito, mabunga pa rin ito. Pero hindi talaga tulad ng yung maganda yung ano, may ulan. Para gumanda yung ano niya. Ito, binanatan ng uod yan. Ayan. Tinira ng uod, pero na-spray ito. Kaya wala, hindi sila nakatalab doon sa katawan ng mais kasi dapat yung pagtira ng uod na ito, ito mga ito. Pagtira ng uod ito, ang kasunod noon, pagka mayroon na siyang puso na ganyan, ang tira noon dito sa katawan. Pagkatapos ng pagtira dito, papasok dito yan sa katawan. Bigla na lang itong lulubog yung mais. So hindi na siya mag kawawa na yung mais, kawawa yung mais, kagawawa din yung may-ari. O maganda sana ang pamuso. Pero talaga naman, sana, Diyos ko, pagbigyan ng ulan. Ito naman yung ano, ito yung hindi ko na-spray, na, hindi pa natapos.
So titingnan natin yung ito, ito pong pala yung saging. Oh, tingnan, bagong tanim ito pero mayroon ng saker. Kasi itong saging na ito, saker ito, hindi ito yung patubo ng mga nursery. Ito saker ito, ibig sabihin saha kung sa Bisaya pa. Saha ito. Tapos yun, mayroon ng ano, mayroong saha ulit. So halos magsabay-sabay lang ito. Maganda yung ano, maganda yung tubo niya. So pakita natin yung nasaan ba talaga yung mga uod. Oh. Ito na spray na ito. Oh. Tinira ito ng uod. Ayan. Ito binanatan ito ng uod. May uod dito sa ilalim. Pero patay na ito kasi dry na. Wala na siya. Dry na. Dry. Wala na siyang bago. Hindi na siya bagong kain. So i-update pa rin kita. Mag-update pa rin ako ulit yung ano, kung ano nang kahinatnan nito, itong mga na ito. Ito hindi pa ito na-spray. Oh. Tingnan mo, fresh na fresh pa. Hindi pa ito na-spray. So dapat pag-sprayin ito. May tanda naman ako. So punta tayo doon sa dito tayo sa kabila. Tingnan niyo, oh, mga saging. Ayan, oh, katulad nito rin, may ano na, may saker, may saha. Ito rin yung katawan niya. Ayan. Mga bagong tanim ito. June ito tinanim. Ito, pakita ko sa inyo kung gaano karami yung bunga. Yan yung bunga. Yan. Maraming bunga. So, dun sa taas, mayroong mga malalaki dun sa taas. Mag-harvest kami bukas. At ganito yun. Sa mga Tagalog na wala, hindi nakakaalam ng ano, kung ano yung marang, saka hindi pa nakatikim. By next day siguro makakuha kami. Bukas makakuha kami. So itago muna namin. Mahinog na yon. Makita nyo. Pero hindi nyo lang matikman. Pero sige lang. Eh baka sa sunod. Ito, ganito ito yung marang. Ganito siya. Pero ito naman ay maliit pa ito. Maliit pa siya. Mayroong mga malalaki nasa taas. Yung sa taas oh. Marami itong bunga na ito. Mayroon pang isang puno doon. Yung nandoon, marami pa. Pero ito naman, tingnan natin. Ayan o. So, zoom in down natin. So marami yan, maraming bunga. Try natin magkuha bukas. Ito namang mangga, walang ano yan. Kung sa ano pa yan, sa manggang berat yan. Ito pala yung ano,